Welcome back to my channel. And for today's video, magre-review tayo ng Naturally skincare line ni Mary Kay. So ito yung skincare na tinaryt ko for 1 week. Na ito lang yung gagamitin ko, guys, para mapapakita ko sa inyo or ma-explain ko ng ayos kung ano yung naging effect niya or naging result niya sa face ko after 1 week ko siyang straight gamitin. And kung ano yung masasabi ko sa products na to. So kung gusto niyo malaman yung say ko about this skincare line, just continue watch. So first, guys, itong Naturally skincare line ni Mary Kay ay meron siyang kasamang cleanser, meron siyang kasamang nourishing oil, exfoliating powder, and itong moisturizing stick. So 4 products lang yung kasama dito sa ating skincare line. So ano nga bang meron yung Mary Kay Naturally? So ang kiniklaim nito, wala siyang or free of parabens, phthalates, synthetic fragrances, and synthetic dyes, and SLS, SLES. 100% naturally skincare product siya. Ibig sabihin, almost 100 or 100% natural ingredients lang yung ginamit sa kanya. Kaya nung nirelease to last year or last month lang yata yun, sobrang na-curious kaming lahat and ang daming na-excite na gamitin siya. And finally, na-try ko na rin siyang gamitin. And syempre, siguro most of us, pangarap natin makagamit ng skincare line na natural lang, guys, yung ingredients na ginagamit. So, ayaw natin na masyadong ma-chemical kasi matapang siya sa ating skin. So, first is itong Mary Kay Naturally Purifying Cleanser. So, ito yung itsura ng purifying cleanser. Napaka-environmental looking niya, guys, diba? So, ang nagustuhan ko dito sa cleanser na to, guys, actually, after 1 week ko siyang gamitin ng tuloy-tuloy, kinontinue ko na siyang gamitin until now. So, ito yung cleanser na ginagamit ko day and night. Kaya, ang maganda dito, meron siyang 99.49% natural or origin na ginagamit na ingredient. So, ang kiniklaim naman nito purifying cleanser, ayan, meron siyang infused with thin-soothing corn flour and floral water and sweet almond oil. Kaya, guys, kung maaamoy niyo yung cleanser na to, amoy almond oil or parang natural ingredients na nakakagutom kasi pag parang kilala mo yung mga ingredients niya, yung mga almond. So, it removes impurities and leaves skin feeling nourished. So, yun yung mapifeel mo after mong mag-cleanse. And minamassage ko lang siya sa aking skin na normal na nag-cleanse. After 1 week ko siyang gamitin, kaya ko siya kinontinue sa pag-use kasi nakita ko yung improvement ng skin ko after a week. Ang improvement ng skin ko na nakita ko ay mas lalong nag-brighten up yung look ng face ko. Yung tipong kahit puyat ka kinagabihan, pag-gising mo ng umaga, mukhang fresh yung look mo kahit ng dami mong blemish. Ayan, kasi ako madami pa rin akong mga dark spots. Ayan, ganito siya kalaki. Ang laman niya is 175 grams. So, madami-dami na siya. And dalawa kasi kami gumagamit ito ng ate ko. So, siguro magagamit namin siya ng 2 to 4 or 2 to 3 months. So, next naman is itong Mary Kay Naturally Exfoliating Powder. So, ngayon lang ako nakita ng exfoliator na powder base. Kasi ang gamit ko before is yung sa Botanicals na Invigorating Scrub. Medyo malalaki yung beads nun. Kaya nung na-try ko to, kinumpare ko siya dun. And na-realize ko na mas malalaki yung beads na meron dun. And kapag meron akong acne, tas nadadali ko dun, na-irritate yung acne ko. Pero ito, hindi naman siya ganun nakaka-irritate. Kasi nga, super mild lang ng powder or ng beads na meron dun sa powder. So, ang kiniklaim naman ito, itong exfoliating powder is meron siyang 100% natural origin. Ayan. It leaves skin feeling hydrated and contains a blend of sweet almond, olive, and sesame oil. So, yun yung mga ingredients na meron dito sa ating exfoliating powder. And so, 1 week ko siyang tinaray. Isang beses ko pala siya ginagamit kasi, guys, once or twice a week lang dapat kayo nag-exfoliate. Kahit first time ko pa lang siyang gamitin, ang ganda-ganda na agad ng effect niya skin. Natatanggal yun talaga yung mga dead skin and impurities dun sa face nyo. Is kinumbine ko itong purifying cleanser ko dito sa exfoliating powder. So, kinumbine ko silang gamitin and ang ganda ng combination nila, guys. So, 2-in-1 na, nag-cleanse ka na, nag-exfoliate na rin yung skin mo. So, pwede nyo itong gamitin, guys, sa any cleanser na ginagamit nyo ngayon. So, mas okay kung Mary Kay brand yung cleanser na ginagamit nyo para hindi ganun kalayo yung ingredients na mini-mix up nyo. Kita ko sa inyo yung pagka-powder niya. Para siyang pulbus lang talaga. Feeling ko matagal din siya mauubos since once a week lang namin siyang ginagamit. So, ito yung powder, guys. Ayan. Di ba parang lang siyang pulbo? Pag kinapa niya siya or minix niya siya sa palad nyo, may mararamdaman
nararamdaman kayo na super duper 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 liit na beads, yun yung pang-exfoliate sa skin nyo or nakakatanggal ng dead skin. Ayan. Next naman is itong pinaka-favorite ko talaga dito sa Naturally ever since. Itong Mary Kay Naturally Nourishing Oil. So, ito yung itsura niya. Yan yung itsura niya. So, ito talaga yung pinaka-gustong-gusto ko na ginagamit. And hindi ko lang siya ginagamit sa face. Ginagamit ko din siya sa hair ko. Ayan, kung nakikita nyo. Kahit bleach hair yan, ang smooth ng feeling. Ayan o. Ang smooth and hindi siya drying sa baba. Ayan o. Kaya super love na love ko to. You can use this nourishing oil on your face, cuticles, elbows, and even ends of your hair. So yun guys, na-try ko na yun sa aking hair. Tapos sa face naman, since oil-based nga siya and combination yung skin ko, nag-a-apply lang ako guys ng one drop. And okay na yun sa face ko. And once a day lang ako na guys, nag-a-apply nito sa face. Kasi pag nasobra naman ng oil yung face nyo, baka may tendency na magkaroon kayo ng breakout. So, dapat i-observe nyo muna siya kung nasasobrahan na ba or kulang yung nourishing oil na ina-apply nyo. So, ako, one drop lang talaga. Kasi nung first time ko siyang ginamit, tinaray kong mag two drop. And the next day, medyo nag-oil up yung skin ko. Para siyang medicine na ganyan yung drop niya. Ayan, ina-drop nyo lang siya. So, hindi ko to nilalagay directly sa aking skin. So, nagdadrop lang ako dito sa palad ko. Tapos, meron siyang drop dito. Ginaganto ko yung palad ko. Tapos, pat lang sa face. And don't forget your neck. Ayan, lastly naman guys, is itong ating Mary Kay Naturally Moisturizing Stick. So, meron din siya 100% natural origin. Direction niya is smooth onto dry areas of face and body as needed. So, almost ng ating Naturally Skincare, hindi lang pang face, diba? Kung napapansin nyo, pwede rin siya sa any parts of the body. So, pwede sa face, sa elbows, sa knee, sa hairs, cuticles, ayan, pwede siyang i-apply. Ito namang moisturizer stick, nung ginamit ko siya for a week, hindi ko siya masyadong nagustuhan talaga kasi hindi naman drying yung areas or yung skin type ko. So, hindi naman dry yung skin type ko, diba? Since combination to oily skin ako, hindi ganun ka-dry or ka-patchy yung, kaya hindi ko siya super needed. Pero kung dry guys yung skin type nyo, ito yung best recommended for you kasi magmo-moisturize talaga yung skin nyo. So, ako, 1 week ko lang siya ginamit and after kong matest for the whole week, in-stop ko na siya. So, ginagamit ko na lang siya as lip balm. So, ayan. Pag binuksan niyo siya, meron pa siyang cover na tatanggalin nyo. And, ayan, ganyan siya. Sobrang taba niya for a lip balm. Ayan, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan, kung meron kayong dry area sa face or sa bad elbows nyo, yung knee, ayan, pwede niya siya, guys, i-apply dun sa areas na yan. Pero, syempre, pag in-apply mo na siya sa body mo, huwag mo naman siyang i-apply sa face, di ba? Kasi, may tendency na mag-breakout yung skin nyo kapag kinumbay nyo yung moisturizer sa gamit niya sa face and gamit niya sa body. So, kung sa body, kung sa face. So, ito naman guys, share ko lang ulit. Itong nourishing oil, pwede rin siyang i-combine sa foundation niyo, sa moisturizer, or ano pa ba, sa CC cream, ganyan, sa lotion. Anything na pwede nyo siyang i-combine kasi maganda siya para mononourish din lalo yung look nyo or yung skin nyo. Ayan, pwede nyo siya sa body. And yun nga, ginagamit ko din siya sa aking hair. So, pwede nyo siyang gamitin din sa hair or sa body or sa face. So, after a week ko silang gamitin, ang napansin ko talaga sa face ko is nag-brighten up yung skin ko. Mas nag-smoothen pa siya lalo and hindi nakakababa ng self-esteem or confidence yung mga blemishes ko sa face like mga dark spots or mga maliliit na acne. Kasi nga, ang brighten ng itsura ko. And isa pa doon, kapag nag-makeup ako, ang ganda ng lapad ng makeup sa mukha ko. Yun, napansin ko yun nung 1 week ko siyang ginagamit. Ang ganda ng lapad ng makeup sa skin ko. Diba? Meron din silang, ayan, meron silang Cosmos Natural or Eco Certificate na nakuha. Kasi talagang natural ingredients lang talaga yung ginamit dito sa ating Mary Kay Naturally Skincare Line. So, ayun lang guys, yung experience ko sa paggamit ng Naturally Skincare Line sa buong week na natry ko sa kanila and napakaganda talaga yung resulta na binigay. Kaya, kinukontinue ko silang gamitin. So, sana nag-enjoy kayo sa video na ito and madami kayo natutunan kung naghahanap kayo ng 100% natural ingredients lang yung ginamit. So, ito na yung perfect skincare line na hinahanap nyo. Ito ang ating Mary Kay Naturally Skincare Line. Kung di nyo alam kung saan makakabili, pwede nyo ako i-message sa aking mga social media accounts. Sa description box lang yung mga accounts na pwede nyong
puntahan para i-message ako. Or kung meron naman kayong kakilalang beauty consultant ni Mary Kay, pwede nyo silang kontakin. Huwag na huwag kayong bibili guys sa mga Shopee, Lazada, or Marketplace, or Carousel, or any shopping platform na makikita nyo si Mary Kay. Mas okay nang sa legit beauty consultant kayong bumili kaysa sa mga ganong platform pa. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. And click na rin yung bell button para mag-notify every time na nag-upload ako ng bagong video. Spread love and prayers to everyone and stay hydrated. And see you guys on my next video. Bye!